Magsitayo po ang lahat. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alin namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang puon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, si Ana ay nag-aabang sa lansangang pagdaraanan ni Tobias. Nang makita niyang ito'y dumarating, pasigaw niyang tinawag si Tobit. Narito na si Tobias, wika ni Ana, kasama ang lalaking pinasama mo. Bago dumating ng bahay, sinabi ni Rafael kay Tobias, natitiyak kong mananauli ang paningin ng iyong ama. Pagdating mo'y ipahid mo agad sa kanyang mga mata ang apdo ng isda. Aalisin ito ang kulaba sa mata ng iyong ama at muli siyang makakakita. Tumatakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak at
at niyakap ito ng mahigpit. Sinabi nito kay Tobias, maaari na akong mamatay, anak. Ngayong muli kitang nakita. At naiyak siya sa laki ng tuwa. Sa pananabik ni Tobit sa kanyang anak, nagmamadali itong lumabas. Ngunit nadapa siya sa may tarangkahan. Nilapitan ni Tobias ang kanyang ama, hawak ang apdo ng isda. Ibinangon niya ito at hinipan ang mga mata. Lakasan ninyo ang inyong loob, itay, wika niya. Agad niyang ipinahid sa mga mata nito ang hawak na apdo. Pagkatapos, inalis niya ang kulaba at nanauli ang paningin ng kanyang ama. Niyakap ni Tobit ang anak at umiiyak na nagsabi, maliwanag na ang aking paningin. Nakikita na kita, anak. Pagkatapos ay sinabi, purihin ang Diyos. Purihin ang dakila niyang ngalan. Pagpalain ang lahat niyang mga anghel. Sa lahat ng panahon, naway purihin ang banal niyang ngalan. Sapagkat siya ang nagparusa sa akin at siya rin ang nahabag. Narito, nakikita ko na ang aking anak. Nakikita ko na si Tobias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko ang Diyos papurihan, pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa kong iyong purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkain handa sa nangagugutom. Kaluluwa kong iyong purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, sinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko'y iyong purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang sakin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Amat ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, "Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin, ng kasihan ng Espiritu Santo, ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ng Poong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. May oras ka rin. Sabihin niyo nga po. Isa pa. Kapag sinabi mo yung mga salitang iyan sa ibang tao, ang ibig sabihin, ikaw ay nagbabanta. Tama po ba? Ibig sabihin, ikaw ay nag-iisip na gumanti. Tama ba? May oras ka rin, di ba? Pero, kapag yung salitang yan, ginamit mo, sinabi mo sa sarili mo, iba ang ibig sabihin. Di po ba? Anong ibig sabihin kapag sinabi mo sa sarili mong may oras ka rin? Di ba? Positibo? Di ba? Iniisip mo yung hinihiling mo, darating din. Hindi ba? Yang salitang yan, pag-asa. Yang salitang yan, nag-iintay. Salitang nag-iintay ng gantimpala. Pag sinabi mo sa ibang tao, ikaw ay gaganti. Pero pag sinabi mo sa sarili mo, ikaw ay nag-iintay ng gantimpala. Sabihin niyo nga po, gantimpala. Mga kapatid, ito po ang nais sabihin sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. May oras ka rin. Gaya ng kwento po ni Tobit sa ating unang pagbasa, narinig natin na si Tobit ay nabulag. Walang makakapagsabi o walang nakakapagsabi ng eksakto kung gaano katagal nabulag itong si Tobit. Nagbasa-basa ako, tiningnan ko, may nagsasabing 8 taon siyang nabulag. May nagsasabi naman na 4 taon siyang nabulag. Walang nakapagsabi kung kailang eksakto. Pero noong mga panahong iyon, ginawa ni Tobit ang lahat ng makakaya niya, mabalik lang ang kanyang paningin. Nagpatawag siya ng iba't ibang magagaling na doktor. Pero mas lalo lang lumala ang kanyang paningin.
hanggang sa siya ay mabulag. Dito, ipinapakita na si Tobit, ginawa niya ang lahat. Nilagay niya sa isip ang lahat. Nag-isip siya ng paraan. Nilagay niya sa puso ang lahat. Inakap niya yung hirap ng pagkabulag. Yung kanyang sakit, tinanggap niya ng buo. At nilagay niya sa pananampalataya. Inilagay niya sa kamay ng Diyos ang lahat. Hindi sa sarili niyang lakas, hindi sa sariling galing ng mga doktor. At wala rin nakapagsabi kung gaano kahaba, gaano katagal siyang nabulag. Pero ang pinapakita ng ating unang pagbasa, si Tobit ay gumaling. Si Tobit ay gumaling. Nang dahil sa pagpahid ng apdo ng isda sa kanyang mga mata, nagbalik ang kanyang paningin. Sino ba naman ang makakapagsabi? No? Apdo lang pala ng isda ang makapagpapabalik ng kanyang paningin. Sino ba naman ang makakapagsabi at makakaisip nun? Samantalang yung mga doktor, magagaling, hindi nagawa yun. Pero wala nang makakapag-question doon. Kapag nakuha mo na yung hinihiling, kapag nakuha mo na ang iyong nais at inaasam-asam, kahit gano'ng katagal ang inabot, kahit anong hirap ang pinagdaanan mo, hindi ka na magtatanong. Di po ba? Ngayong naghihirap ka, pinaghirapan mo, binitbit mo ng 10 taon, pero nung nakuha mo na, dininig na ng Diyos, ibinigay na sa'yo, baliwala na ang lahat ng hirap. Hindi ka na magtatanong. Ganyan ang nangyari kay Tobit. Inintay niya ang tamang panahon. Inintay niya ang oras ng Diyos. Samantala, sa ating ebanghelyo, kahit nawasak na ang linya ng lahi ni Haring David dahil sa pagkatapon sa Babylonia, patuloy pa rin ang pangako ng Diyos kay David ng isa sa kanyang mga lipi ay maghahari na walang hanggan. Ito yung pinatotohanan. Ito yung pinatotoo ni Jesus, ang ating Poong Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo habang siya ay nangangaral sa templo. Noon kasi, merong orakulo na nagsasabing isa sa mga lahi ni David ang maghahari na walang hanggan. Yun ang pangako ng Diyos. At dumating iyon, hindi sa panahon ni Haring David. Dumating si Jesus, hindi sa panahon ni Haring David. Ngunit, kahit hindi sa panahon ni Haring David, dahil ito ay pangako ng Diyos, natupad ang lahat sa tamang panahon, sa panahong nais ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang nais ipaunawa sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang lahat ay nakaayon sa tamang panahon, sa panahong gusto ng Diyos, sa oras ng Diyos. Sadyalang minsan o madalas, mainipin ang tao. Nagmamadali tayo, nag-aapura at nawawala ng pasensya. Minamadali ang lahat at gusto sa paraang madali. Ang hindi natin nalalaman, mas nasisira ang isang bagay kapag ito ay dinadaan
sa madaliang paraan. Katulad na lang ng bunga, di ba? Alam niyo ba yung bunga ng mangga? Kapag minadali mo ang paghinog, hindi magiging maganda. May oras para mahinog ang bunga. Huwag mong madaliin. Dahil pag iyong minadali, magiging hinog sa pilit. Diba? Ang ganda, pero ang asim sa loob. Ang kinis, pero hindi matamis. Parang pag-aaral, hindi po ba? Hindi pwedeng madaliin ang pag-aaral. Ha? Merong proseso. Merong dapat pagdaanan. Yung mga magulang dito na gumagawa ng assignment ng kanilang anak o project ng kanilang anak, wag po, hayaan nyo yung mga bata. Kasama sa proseso ang paghihirap, ang pagtsatsaga. Kaya tingnan mo, natapos sila pero parang kapos sa pinag-aralan. Kasi nanay ang gumawa ng project. Binili sa rekto ang thesis. Diba? Hindi pwedeng madalian. Hindi pwede. Kailangan may pagdaanan. Ganon din sa pag-asenso. Nagdadasal kang yumaman, hindi pwedeng madalian. Hindi pwedeng inaapura, kundi mauuwi sa hindi maganda. Yung mga umasenso na nagmadali, sa huli, napahamak. Hindi pwede. Ganon din sa pag-aasawa, huwag mong inaapura, kundi mauuwi sa hindi magandang pagsasama. Mga kapatid, ito ang sinasabi sa atin ng mga pagbasa natin sa araw na ito. May oras ka din. Sabi mo sa sarili mo, huwag kang mainip. Huwag kang magmadali. Huwag kang mag-apura. Dahil ibibigay yan ng poong Jesus Nazareno sa tamang oras, sa panahong kanyang gusto. Nawa, ito po ang ating maging panalangin sa araw na ito. Ano man ang iyong hinihiling, ano man ang iyong pinaghihirapan, pinagsusumikapan, iniinda, dinadala, sabihin mo, may oras ka rin. At ibibigay yan ng poong Jesus Nazareno sa tamang oras at sa panahon ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang ating pananampalataya kay Jesus bilang Kristo ng Diyos, ang siyang nagtitipon sa atin bilang miyembro ng komunidad na ito. Sa kanyang pangalan, dalhin natin sa Ama ang ating mga kahilingan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging maalab sa pagpapahayag ng katotohanan at pagka-Diyos ni Kristo, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasunduan naway maging isang katotohanan, lalo na sa mga bansang ang mga tao'y nagdurusa sa diskriminasyon dahil sa lahi, kasarian, uri at reliyon, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit naway makatanggap ng kasiyahan
at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway huminlay sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang lahat ng ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ama ni Hesukristo, kinikilala namin na ikaw lang ang aming Panginoon. Lagi mo kaming bantayan at ipagkaloob mo ang aming ipinapanalangin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag
ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kasama ko ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus.
itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawakan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po't nawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay kay kasama ko, ang sama ko't nasal, sana'y pakinggan mo nang mapawin ng mga paghirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay na darama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement. Sa darating na June 11, 2023 Linggo, ay ipagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng prosesyon ng kabanal-banalang sakramento, Eucharistic Procession. Pagkatapos ng ikatlo ng hapon na misa, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo't higit ang mga kapatid natin sa Extraordinary Minister of Holy Communion, mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan, nagmagbigay galang sa tunay na presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia. Magdala po tayo ng kandila. Sa darating na June 17, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang mga edad na kailangan ay 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa Ground Floor Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay
ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. May oras ka rin. Yan ang iyong ilagay sa iyong isip tuwing ikaw ay mananalangin. Dahil lahat ng iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos sa oras niya, sa tamang oras at panahon. Lahat yan ay didinggin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may imaheng at dasalan na daladala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.